sa inyo mga kanoo. For today's video, ito makikipag-swap tayo ng alaga natin. So itong ating parakit. So itong pair na to, isuswap natin dito kay Sir James ng cage. Kasi nga kailangan natin ng isa pang cage para ron sa bagong project natin na Lutino Opaline. So yun yung paglalagyan natin. Buti na lang, nagtingin-tingin ako sa may Facebook group at meron nga, nakipag-usap ako, sir, napakadaling pag-usap talaga nito ni Sir James. So nagkasundo agad kami. Ang mga pala natin si Ikong na medyo barado ang ilong. So ito yung sasap natin dito. Merry Christmas pala sir, ano? Merry Christmas in advance, Happy New Year. So nagbalik tayo dito kay Sir James. Noong last time na nagpunta tayo dito, mukha tayong magnanakaw noon. Gabing-gabi tayo pumasyal dito. Yes, mayo marimar. Yung kinuha natin yung kanyang dilute. Ngayon, sir, good news pala. 2x na yung dilute. Saka yung... sana fertile nga. So, ano natin yon? Pang materialis yung mga lalabas. Split pale, split dilute, split opaline. So, yun ang kakalabasan ng materialis. Walang tapon sa anak noon. Kaya kapag ka naglabas na sila, kung hindi dilute or pale ang kakalabasan noon, so, syempre, magkakaroon na sir ng project dito ng dilute, pale, palo, opaline din. So, yun yung pinangako natin kay Sir James kasi nga eh, kaganda ng materialis niya. Yun lang ata nakikita kong nag-iisang may dilute dito yung galing kay Sir James. So, sa buong Aurora, sa buong Aurora, nandun sa aviary natin at pinagkatiwala ni Sir James Caleb de Mesa, yung ibon niya sa atin na pinaris din natin sa medyo high mute or high mute na talaga. Sa pale palo, split dilute din na nakuha natin sa Nueva Ecija. So, ayun mga kano, napakagandang pamasko sa atin yon at syempre birthday gift na rin at malapit na nga yung birthday natin. At sir, ito update na lang sa mga ibon natin. Anong bagong parisan natin sir dito sa inyong aviary? Siyempre, unang-una, itong galing sa'yo. Ayun! No? Opa, galing yan kay Sir Lloyd. Ito mga kano, anak ng ano yan, ng visual saka split na pale palo. So may kargang ano to, may kargang pale palo. Ganto. Green, clear-pied na U-wing or pastel, di ko sure kung clear-pied siya or U-wing na opaline, split pale palo. Tingnan nyo, parang nagmamolting yung ulo niya sir no. Kasi ayun oh, magpupulang-pula pa yung ulo niyan kasi nga yung terrace niyan isable na sable din. Kaya makikita natin, parang nagbo-molting siya. After molting yan, sir, automatic yan. As sabi rin sa akin ni Sir Longhair TV, ni Sir Ben Season, ready na talaga for breeding. So, pagka parang mag-going to 5 or 6 months na siya, after molting. Yun yung pagkakasabi sa akin ni Sir Ben. Shoutout sa'yo, sir. Then, sa iba natin, Sir Taresan. Dito, wala, kababaklas lang. No? Nandito na yung hen, saka yung kakasi kinuha kanina. Yes po. So, ito yung isa nating parisan, par blue, split opa na cock, saka isang opaline new wing na hen. Ayun. Tapos dito naman, green opaline na hen, saka split opa rin na cock. Ito napakagaling nung cock ko dito. Proven na talaga sir. Proven, kahit sinong ipares, talagang may napipisa lahat. Ayun. So bali sir, ano ikakasa mo naman ngayon dyan? Dito ang ikakasa ko. Siguro yung hen na binakas ko, dahil paresan ko nito kung hindi itong ino or yung split ino. Ayun, parang maglulutino pala yung project ka rin sir no. So nakita natin kunti pa lang yung ano ni sir dito kasi medyo busy rin kasi sa work. Maraming inaasikaso. So kung syempre kung dadagdagan niya, kaya naman syempre. Kaya naman yan sa budget. Sa oras din tayo magkakatalo, sir, eh, no? Hindi ko nga masyado naasikaso. Lilinisin pa yun. Ayun. Kaya siguro, hopefully soon, makita rin natin si sir, magkaroon na ng aviary, yung close aviary, para sa ganun, eh, siguro, ano na yun, by the sa soon na, kapag medyo maluwag na yung oras. Kung balak namin gayahin yung ginawa mo sa block, sir, no? Pakasimple lang, pero lahat kasya, sulit na ayun. Sulit yung... Kumbaga, nakaayos lang, sir, para mas madaling magpatuka, mag-alaga. Lalo na nung nakita kong pag-visit ko mismo sa aviary nyo. Laking tulong yung video mo nun. Ayun, salamat, sir. So, bali, sir, bakit nga pala, bigyan mo kami ng idea kung bakit kailangan mo ngayon ng parakit? Kasi namatay yung kakatil ko dito, sir. Gusto nyo ba makita? Ayun, sige, sir. Kasi nung last time nga na pasyal natin dito, so gabi, hindi ko masyadong nakita yung mga ibon ni sir. Hindi ko nalaman kung anong mga kulay.
Dati kasi ang alam ko kapag mga ganitong kakatil or yung mga tinatawag natin lovebirds or mga social birds, gusto nila may kasama. Eh ngayon mag-isa na lang siya. Nawa naman ako baka mamaya mag-suicide, magkasakit o magpakamatay. Ngayon sasamahan natin siya ng parakit. Since yung parakit mas maliit naman gan, saka mababait naman to. Matanong ko lang sir ano, kasi parakit yung ipaparis mo sa isasama mo dyan. Hindi kaya sir magbubugan or magkos ng pagkamatay yung ano? Hindi, parehas kasi sila social birds. Gusto talaga nila may kasama. And behavior naman kasi nakakatil, hindi talaga to yung mga tipong nang-aaway. Unlike sa alps talaga na talagang papatayin nila. Territorial kasi ang alps. Sila, same lang sila, alis ang features kakatil saka parakit. Marami na ako nakitang aviary, pinagsasama talaga lang nilang kakatil at saka parakit. Huwag lay alps kasi talagang mukha talaga yun. Oh, yun. Puto lang paano pag umaway yun. Mari, ano natin sir, ma-recall ulit natin. Magkano na sir na gastos mo dito sa may flight cage mo ng ito yung almost 40,000. Ayun! Almost 40,000 ng gulungan. Para lang sa kakatil. Kakatil na nag-iisa. Di ba? So, parakit na isasama natin. Grabe tong gulungan na to. Sa sobrang pagmamahal na lang siguro, hindi na naisip yung presyo. Basta magkaroon ng magandang tirahan ng maayos, disente yung mga ibon na hindi sila mapapahamak. At the same time, makapag-exercise sila kasi napakalaki na itong flight cage ni sir. Kasi pinakamahalaga bukod talaga sa pag-breed, yung masaya yung ating mga breed natin. Tama. Sabi rin kasi ito, hindi lang naman basta mag-alaga lang. Sige sir, i-release mo na sa buwan natin kung ano magiging reaction ng white face na normal gray ni Sir James itong kanyang kakatil. Sir, itataas ko. Tapos, buksan mo na lang, sir, yung yan. Ito, sir, proven na. Ito, ayoko lang. Hindi naman sa ayoko. Gusto ko may meron sa ilalim na to. Proven na to, sir. So, nung na-acquire ko to, ilalim mo. Bakit? Ay, hindi. Sige. Iba mo, sir, ng konti. Nung na-acquire ko to, sir, hindi na sabi sa akin nung pinagbilan ko na naglalabas sila ng red eye. Every clutch naglalabas sila, sir, ng red eye. Ano? Kaya lang, wala akong idea mga kaibon sa parakit. Kaya hindi ko alam kung anong tawag pagka nag-red eye yung nilalabas ng mga black eye. Hindi wala akong idea. Ano split E, no? Ito, sir. Oo. Ito, sure, hen. Basta kasi nag-brown yung ilong, hen. Kapag blue, kak-kak. Tapos ito mukhang nasa breeding condition na kasi pag yung medyo brown na brown talagang. Every class nila, sir, ginagawa ko, pinapaposter ko sa Alps. Puro red eye yung kanya nilalabas. Meron at meron ino to. Pero kung yun naman ay pure white or pure yellow, split ino lang. Pero kung ganito din may batik-batik tapos may ano follow yun. Hindi ko na, sir, nakikita yun. Na ano yung balahibo. Kasi bata pa lang inaano ko na, ina-out ko na. Inaano nila, ina-hand-feed. Oo, magandang hand-feed. Eh, nakakapagsalita pa siyang gantong ibon. Iyon. First time nila makalipad sa ganito kalaking aviary, ano, or sa ganito kalaking cage. Kaya makikita yung tuwan-tuwayan sila. Ayan, oh. So, medyo magkakakilanlan muna yan, mga yan. Kasi, syempre, first time nila nagkakita-kita. Pero, syempre, masaya ako kasi nga, napakalaki ng liliparan nila rito. Mas may exercise sila, mas makakaiwas sila sa pola. Oh. May iba ako mga kanoa, no? Kasi nakita ko, sir, ang dami yung ano. Pwede ba akong humingi ng dami? Oh. Ano to, sir? Oregano? Oregano. Oo, sige, sir. Hingi kami ng oregano kasi si Ikong, sinisipon, painumin namin ng oregano. Yan, no, napakalakas. Lalo sa mga alaga, lalo sa mga, ano, sa mga alaga natin, herbal. Napakaganda nito. Ang dami ni sir, ano? Ang dami ni sir tanim dito, hanggang dito. So, pagka may ganito ka sa bahay ninyo, sa mga alaga nyo, hindi mo na kailangan bumili ng antibiotic, yung mga synthetic na gamot. Ito, herbal, okay na. Mabigyan mo naman madami, walang problema kasi walang overdose. Kasi nga, herbal, walang di makakasama sa mga ibon natin. So, yun nga sir, di na kayong magtatagal din. Nice deal, napakadaling kausap kung kailangan nyo ng materyales. Or kung may makakatatanong kayo or gusto nyo makausap, puntahan nyo si sir or PM nyo sa Sir James. Talagang wala akong masasabi kasi nga lagi kayong i-entertain. Ako rin, syempre, simula nung nagkakilala kami, lagi niya ako i-entertain at the same time, marami akong nakukuha na idea sa kanya, sa pag-iibon.
Kaya maraming salamat, sir. Advance, okay. Happy New Year talaga. Advance, Happy New Year din, sir. Thank you.